Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun, tayo muli dito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Balitaan ng Bayan TV, subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang, grabe to, TVJ nilampaso ang It's Showtime, Vice Ganda na Mutla, Tito Vic and Joey nagdiwang. At yun, play na natin kung nalalaman ito. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Naganap na po ang sagupaan ng mga noontime shows ngayong araw na to Sabado. Nagbalik na po ang TVJ, although nasa TV5 na sila, ang It's Showtime na nasa GTV at ang bagong Itbulaga sa GMA7. Dito po sa bahay, iba-iba po kami ng pinanood. Ako po kasi ay sa TVJ, yung isang kasama ko ay sa bagong Itbulaga at yung isa naman sa It's Showtime. Pero nung bandang 12:30 po, nagtala ang TVJ ng bagong noontime record. Sabi po dito sa Lionheart, new noontime record as of 12:32 p.m. ngayong araw, July 1, na itala ng bagong noontime show ng iconic trio TVJ ang highest live concurring viewership online para sa isang noontime show. Binura nito ang record ng It's Showtime noong May, kung saan mahigit 255,000 ang tumutok sa grand finale ng Tawag ng Tanghalan Year 6. Kung kayo po ay tumutok sa opening ng TVJ sa TV5, marami po ang teary-eyed, lalo na nang dumating na ang TVJ. Ako relate ako dito kasi may mga comments po tayo na nagsasabi ng matatanda na raw ang TVJ at dapat na magretiro at ibigay na daw sa new generation ang pag-host ng noontime show. Well, I beg to disagree. Siguro dahil senior na rin ako, kaya ako nakikirelate sa TVJ. Ang ibig po bang sabihin, pag matanda na ay wala nang silbi sa buhay. Para bang pag ikaw ay may edad na, sa isang tabi ka na lang. Magtumba-tumba ka na lang. Kasi nung araw, ganun na sinasabi. Pag matanda ka na daw, magtumba-tumba ka na lang at magkanchilo ka na lang. Eh ngayon, hindi po. Hindi po porque may edad ka na, hindi po porque senior ka na, eh titigil ka na sa buhay. Ito po ang pinatunayan ng TVJ sa TV5, na kahit na sila ay seniors na or older, eh meron pa po silang silbi sa buhay. So hindi ko po kinakagat yung sinasabi nila na mag-retire na kayo, matanda na kayo. Ibigay nyo na yung pag-hosting sa mga mas nakababata. Sa hosting po, kay bata ka, teenager ka, adult ka, or seniors ka, basta magaling ka sa ginagawa mo, go lang po. So, huwag natin intindihin yung sinasabi, matanda na kayo, mag-retire na kayo. If you are good at what you do, at ang pinakamahalaga doon, kung gusto mo yung ginagawa mo, at alam mo meron kang pinapasayang tao, wala pong edad-edad pagdating po sa entertainment. So, ito nga, napanood ko yung TVJ sa TV5, at medyo nag-emotional din ako, at makikita mo naman na sila ay punong-puno ng energy, lalo na itong original na Dabarcats. Ayan, gamit na gamit nila yung salitang Dabarcats. And may nabasa ko kasi kanina na si Paolo Contis daw ay bihira ng gamitin yung salitang Dabarcats. Ang ginagamit daw niya ay kapuso. Porque sila ay nasa GMA7. So tinanong ko yung kasama kong nanonood naman ng bagong Itbulaga at napansin nga niya, bihira nilang ginamit yung salitang Dabarcats ngayong hapon na ito. Pagdating naman sa It's Showtime, nakita mo naman, talagang grabe ang kanilang opening. Parang nakita ko, naka-helicopter pa si Vice Ganda at umabot pa ng 30 minutes opening number pa lang. So nung mga bandang nag-uumpisa pa lang sila, naglabasa na yung mga viewer counts na yan. Ito po, nakita ko, ang TVJ sa TV5 ay 322,000 ang nanonood. Ang sa It's Showtime, 55,000. At dun sa bagong Itbulaga ay 2,300. Siyempre, kanya-kanya sila ng paglalabas ng mga viewer counts na to. Hindi natin malaman kung sino ba sa kanila totoo. Pero nung bandang 2:32 ng hapon, naglabas na naman ang Lionheart ng kanilang viewer count. Ang TVJ ay 232,000 plus at ang It's Showtime 284,000 plus. So, ang ibig sabihin na umusan ng It's Showtime ang TVJ noong mga bandang 2:32. Pero nung napansin ko naman sa post na to, yung TVJ 232,000 plus live concurrent viewer sa Facebook at sa YouTube as of 2:32 p.m. Samantalang yung It's Showtime 284,000 plus live concurrent viewers sa Facebook, YouTube at TikTok Live. Yan po ay as of 2:32 p.m. din. So pwede ba natin ipagkumpara yung dalawa? Yung sa TVJ, Facebook and YouTube lang. Yung sa It's Showtime, Facebook, YouTube, and TikTok. So, ibig sabihin, may TikTok Live ang Showtime, ang TVJ wala. Facebook and YouTube lang. So, hindi yata patas yun. Kung sabihin man natin na umusan ng It's Showtime, ang TVJ ay dahil tatlo tong platform na to. Facebook, YouTube, and TikTok. Samantaling yung TVJ, Facebook, and YouTube. Okay, yan po ay base lang po dito sa aking nakita.
ang tanong, bakit itong dalawa lang ito ang laging pinagkukumpara kanina? Nasaan yung bagong Ikbulaga? Ibig sabihin, natabunan na. Bakit naman kasi hindi matatabunan? Ano ba ang ginawa ng GMA 7? Ginawang super bongga yung first day ng its showtime sa GTV. So, between GMA 7 and GTV, or yung bagong Ikbulaga ang its showtime, mas papanoorin mo yung its showtime. Although sa umpisa, sabi ng kasama ko, binati daw ni Paolo Contis ang its showtime sa kanilang first day. At si Yormi naman, binati ang TVJ sa kanilang bagong tahanan sa TV5. Pagdating naman sa trending, number 1 daw ang its showtime at number 2 yung legit na TVJ. Pero para sa akin, okay lang lahat yan. Napakadami na po ng viewers sa Pilipinas. Maganda yan, tatlo-tatlo ang pagpipilian nila. Tapos nakita ko, ang daming guest doon sa bagong Ikbulaga. Tapos yung showtime, bongga yung kanilang opening. Kung tutusin, yung TVJ, napakasimple lang po. Sila-sila lang. Ang pinaka-guest lang nila, si Sharon Boneta. Pero bakit mas pinanood ng tao? Dahil yung bagong Ikbulaga, isang buwan na. Yung It's Showtime naman, hindi naman sila nawala. Parang last week lang nasa TV5 sila, tapos ngayong Sabado, nasa GTV na. Samantalang, hinintay ng taong bayan yung pagbabalik ng TVJ sa TV5. So pwedeng isa sa dahilan yun kung bakit mas maraming nanood sa TVJ. Sabi naman ng iba, bakit bumaba ang viewership ng TVJ? Dahil daw, inintay lang talaga ng taong bayan ang opening ng TVJ and what they have to offer. Tapos nung nakita nilang so-so lang, nag-it's showtime na sila. Well, yan din po ang napansin ko. Pinanood ko yung buong show ng TVJ, walang mga games, walang mga guests, sila-sila lang po. Samantalang en grande ang It's Showtime at puno ng guests naman ang bagong Ikbulaga. Nandoon pa nga si Andrew E. Pero kung titingnan ninyo, simple nga ang TVJ. Ganun lang ang kanilang first day. And yet, nagtala sila ng record. Iba po kasi ang original. Iba talaga yung legit na Dabarcas. Na-miss po kasi talaga ng taong bayan ang original na Ikbulaga. Well, syempre, titignan din po natin. Starting Monday, pagbabalik ng TVJ, kung ano na yung mga games na gagawin nila, kung ano yung mga pakulong gagawin nila. Kasi ito po ay parang get-together lang nila. Yung kanilang pagbabalik TV, yun lang po ang nakita ko. Hindi na kailangan na maraming pakwela or something. Napakasimple lang kung tutusin talaga. Mas bongga man ang ginawa sa It's Showtime, tanggapin na po natin yan. Dahil napanood ko po yung TVJ. At manaka-naka akong sumisilip sa It's Showtime at sa bagong Ikbulaga. Talaga pong ginalingan ng It's Showtime ang kanilang unang araw sa GTV. Ayan ha, kailangan pa nilang galingan. Samantalang ang TVJ, napakasimple ng banat nila sa unang araw nila and yet andoon ang puso ng mas nakararaming tao. At oo nga pala, yung title ng bagong show ng TVJ ay hindi pa po nila nagamit yung Ikbulaga. Parang it, EAT. Parang ito ang tunay, ito ang trio, ito ang tama or whatever. Although parang sinabi ni Bossing na hindi naman sila titigil hanggat makuha nila kung ano talaga ang tawag sa kanila ng sambayan ng Pilipino. Ang maganda lang ito, napakinggan ulit natin yung iconic na theme song nila, yung isang libot, isang tuwa. Pero pagdating sa title, ang sinasabi lang nila ay EAT. So siguro nasa legal na proseso pa rin yan, abangan na lang natin. Pero sa ngayon, kahit saan ka man manood, TVJ sa TV5, It's Showtime, or sa bagong Ikbulaga, ang panalo po dyan ay ang taong bayan, ang manonood at nabuhay muli ang interest ng taong bayan na manood sa free TV. Tinatalo na po kasi ng social media, ng FB, ng YouTube, ang panonood ng TV. So, sino po ba ang nanalo at natalo ngayong hapon na to sa noontime shows? Sabi ng Lionheart, nagtala ng bagong record ang TVJ sa TV5. Sabi naman sa trending, number 1 ang It's Showtime. So, sino po ang talo? Obviously, yung bagong Ikbulaga. Dahil nagbalik na po yung original na TVJ at yung legit na Dabarcads, pinapatang pa sila ng kalaban na It's Showtime sa GT. Mga kabalita natin yung ilang balita nga patungkol nga dyan sa paglabas muli ng Tito Vic and Joey at dito nga sa paglipat ng Showtime at sa bagong Ikbulaga. Na kung saan talaga rito mga kabalita natin ay talagang bongga yung paglabas ng It's Showtime, samantalang yung sa TVJ, napakasimple lang at napanood natin yan mga kabalita natin. Hindi naman ganun ka bongga yung ginawa ng TVJ, pero nandun ramdam mo talagang mangingilabot ka sa muling pagbalik nila no, dito sa TV5 na pagpasok nila dyan. At talagang doon makikita mo yung saya at tuwa na talagang hinahanap-hanap mo sa Tito Vic and Joey nang napanood natin yan mga kabalita natin. Nandun pa rin talaga yung hatak at talaga yung impluensya ng pagpapatawa
ng Tito Vic and Joey at syempre ng The Barkads. Napaka-solid nung napanood natin yan, mga kabalita natin. Totoo yun na sapagkat kanya-kanya yung panunood nung etong show na to. Kung saan mo gustong manood, no? Sa GTV ba o sa show ni Vice Ganda o dito ba sa Bagong Itbulaga o sa original The Barkads nila Tito Vic and Joey nga, na kung saan niya hindi ginamit muna yung Itbulaga na title na kung saan it lang ang naiwan, mga kabalita natin. Pero napaka solid at napakasaya nung napanood natin yung entrada at talagang yung mga performing at talagang yung mga hirit na pagpapatawa pa rin ng Tito Vic and Joey at syempre ng mga The Barkads. Napaka solid at napakagaling pa rin. Talagang saludo tayo sa bawat palabas na inihain nga dyan. At dito nga rin sa Showtime, mga kabalita natin, na kung saan napakadami rin ang nanood, mga kabalita natin. At talagang dinumog din itong Showtime, no? Pero para sa atin, syempre, mas marami pa rin ang nanood sa Tito Vic and Joey sapagkat solid The Barkads tayo, mga kabalita natin. At dyan talaga yung saya at yung tuwa, marami silang nabibigay na tuwa o kasiyahan itong Tito Vic and Joey nung muling pag-ere, no, mga kabalita natin, at hindi tayo nabitin, solid na solid pa rin. At ito nga pinabongga nga, syempre gustong sabayan ng It's Showtime yung palabas nga na noontime show nila Tito Vic and Joey, at talagang hindi rin nagpahuli, ika nga dyan, no, sa inihahayag dyan, at talagang halos nakikipagsabayan din, ngunit nga sa mga kanya-kanyang basihan ng mga views o yung kanilang mga analisa, talagang may kanya-kanya rin silang kung sino yung nag-trending o kung sino yung umangat. Pero para sa atin nga, panalo at masaya tayo. Sapagkat napapanood pa rin natin pareho yung kung ano man na nagustuhan natin. At yung muling pagbabalik nga ng Tito Vic and Joey, dyan tayo syempre masaya at talagang panalo ang bawat Pilipino. Merong kanya-kanya nga panonooran ng gusto. At tila ba rito nga ang nakawawa nga rito yung Itbulaga na bago ni Halosos, na kung saan talagang sumadsad at bumagsak ang kanilang rating. Tila ba napagtulungan ng dalawang malalakas sa TV show na noontime show nga, mga kabalita natin. At yun yung nangyari, tila ba itong Itbulaga nila Halosos talagang nadurog ng dalawang nagsasalpukang noontime show noon pa man, mga kabalita natin. At napaka-solid ng muling pagbabalik din talaga ng Tito Vic and Joey, no? Talagang napakaganda din na simple lang ang performing o simple lang yung mga kaganapan, pero nandun pa rin yung puso nga at talagang mangingilabot ka sa dating at lakas pa rin ng TVJ, no? Na hatak ng tao at lalo na syempre yung mga diehard na nanonood ng Tito Vic and Joey. At ganun din naman sa Showtime, mga kabalita natin, yung mga solid fans ng Showtime talagang hinabol pa rin sila at hindi pa rin nabigo ang It's Showtime sa kanilang ibinigay at talagang tinodo nila. Subalit nga, ika nga ng It's Showtime, talagang hindi nila kakayanin itong Tito Vic and Joey pagdating nga sa entertainment o dito nga sa pagbibigay ng kaligayahan sa maraming Pilipino pagkat alamat na yan mga yan, mga kabalita natin. Talagang kahit anong gawin yan, susundan at susundan din yan ang kanilang solid na support at mga manunood. At ang solid na napanood natin ay mga commercial, mga kabalita natin. Napaka-solid ng kanilang mga commercial. Ang dami, mga kabalita natin, na kung saan talagang mag-aantay ka muling masilayan itong dalawang nagbanggaan nung ipalabas ang kanilang noontime show. At talagang ang kawawa rito ay ang Itbulaga na bago ng mga Halosos. Talagang doon winalis ng dalawang to, mga kabalita natin. At ila ba nawala ng viewers at ilan-ilan lang ang nanood at sumuporta, no? Nakakalungkot na ganun ang sinapit ng Itbulagang bago ni Halosos. At yun lamang, mga kabalita natin. Ngayon na lang, bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.